kabataan ngayon. Isang klase ang buhay ng hindi Kristiyanong kabataan sa bahay. Ang buhay ng
Kristiyanong kabataan sa social media. Ay, naku. Tingnan mo naman tong post ni ano, ng kaibigan kong si Jeremil. Grabe talaga, may problema na naman siya. I-chat ko kaya to. Ay, hindi. Mag-post na lang ako sa Facebook ng mga Bible verse. Para at least, di ba, kahit na puro problema yung nakita nila sa newsfeed, katulad ng mga drugs, mga, ano ba to? Mga masasamang balita. Lagyan kaya natin ng mabuting balita. Yung balita na galing sa Panginoon, na mahal niya tayo, na nandyan siya, na hindi niya tayo pababayaan. Yung mga Bible verse na ganun, para makita naman nila yung kagandahan sa kanilang mga newsfeed. Ayan, news tayo. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ayan, folks! Ayan, kahit hindi madaming likes, kahit hindi madaming shares, okay lang. At least makita nila sa newsfeed nila na may salita ng Panginoon at maalala sila, mapaalala sa kanila ng Panginoon. Buhay ng didis siya ng kabataan sa simbahan. Ay, wait. Nagsisiyo ba ba? Buhay ng Kristiyanong kabataan. Ano ba si Sa? Apa. Tuwing linggo. Ano ba ngayon? Yes! Sunday na! Pero saan ba ako nagpapawit? Ayan lang ito na! Madaming sale ngayon sa SM. Doon na lang ako pinunta ngayon. May isa. Yan. Anong August 21. Yan. Alam ko kasi hanggang ngayon lang yung sale sa SM eh. Sunday ngayon. Wala naman masyadong tao. Kaya sige, pupunta na lang ako sa SM. Magagala-gala ako pa yung kasama yung mga friends ko. Yun naman yung pinakamagandang gawin na yung linggo eh. Yung gumala lang kasama yung mga kaibigan. Ayos na nga ako. Buhay ng Kristiyanong kabataan sa simbahan. Tuwing linggo. Ayan. Okay, pupunta na Sunday ngayon. Yes! Makakarinig ako ng salita ng Panginoon, tapos matututo pa ako. Wait lang, ay ito pala yung Bible ko. Yung ano ko, yung content ko para i-take download ko yung mga sinasabi ng pastor. Para magagamit ko siya sa susunod na araw. Kunyari, maranasan ko man yung problema. At mas magagalagaan ko kung ano sinabi ng pastor dun sa preach niya, in-reach niya. Ayan. Tapos, pagkatapos nun, magsimba, anong gagawin ko? Ayun, magsusolwin nga pala kami. Panigurado. Masaya yun kasi may mga kaluluwa na tatanggap sa Panginoon, panibagong pamilya na naman sa kaharian ng Panginoon. Ngayon, gusto niya panigang something. Let's go! Sa dalawang kabataan ito, maraming pagkakaiba ang makikita. Sa buhay ng kabataan, kabataang Kristiyano, tila walang direksyon ng buhay nito. Kung ano lang gusto niyang gawin, yun lang. Di iniisip ang kahantungan nito at ano ba ang patutunguhan ng kanyang mga ginagawa. Sa buhay naman ng batang Kristiyano, lahat ng kanyang ginagawa ay mayroong patutunguhan at ito ay may magandang kahihinatnan. Iniisip muna ang kanyang gagawin at ang magiging resulta nito. At ang nais nito ay maka-influensya sa mga tao kanyang makakasalamuhan. Sa kanilang kilos at salita, makikita ang pagkakaiba. Pati na rin sa kanilang mga pinupuntahan, ang mga batang di Kristiyano tuwing linggo ay nasa galaan kasama ang kanyang mga kaibigan. Samantala, ang batang Kristiyano ay nasa simbahan at nag-aaral ng salita ng Diyos. Ikaw ba kapwa kabataan? Sino ka ba sa dalawang kabataan ito?